Ayan guys, ang cheesecake jelly fruits natin. Ayan, hiniwa ko na. Nasira siya, nakalimutan kong lagyan ng ano, ng sapin sa gilid, yung ring niya. Ito, dapat yan, dito sa ring na to, nilagyan siya ng cellophane sa gilid para kapag ka, ano, nagmamadali kasi ako, yun, nakalimutan. Pero next time guys, huwag kalimutan. Pero ayan naman, napakaganda naman itsura niya. Hello guys, magandang hapon. Ngayon ang gagawin natin ay ang cheesecake fruit or fruit cheesecake. Parang ganun. Ito yung mga gagawin na recipe natin. Ayan guys, unang recipe natin guys, ang digestive biscuit yan. 100 grams yan. At saka itong sugar is 7 grams lang to. Tapos itong unsalted butter natin to, imemelted natin to sa 40 grams. Gigilingin natin to dito. Pagka nagiling, ilagay itong asukal, itong sugar, at saka itong melted butter dito. Ibubuhos mamaya. Ayan yung unang-unang recipe muna natin. Tapos sunod na lang mamaya yung iba. Sige guys, paikutin na natin. Ito na guys, na blender na natin. Ngayon lalagay natin itong melted butter. Tsaka yung sugar. Tsaka itong sugar lalagay na rin natin. Tapos lalagay natin sa tray natin to. Itong biscuit na to. Tsaka natin siya ilalagay sa freezer para tumigas. Ito na yun guys, ilalagay ko na ngayon dito sa lagayan natin. Tapos pipipiin natin. Guys, lalagay natin muna sa freezer yan. Ayan, ngayon guys, itong gelatin na to, lalagay natin dito sa bowl na 6 grams lang yan. At saka yung itong milk na to, fresh milk, 35 grams to na ilalagay natin dito. Ihalo natin. Pagka medyo natuyo siya, ilalagay sa, iboboil siya sa, hindi sa mismong kalan ha. Maglagay ka ng isang bowl na mainit na tubig na kumukulo, tapos ipalambutin siya doon. Okay guys, ito na, lalagay na natin. Ito na yan guys. Hayaan muna natin siyang lumobo. Lulobo to eh. Tapos pagka lumobo na siya, natuyo, tapos i-ano natin sa mainit na tubig.
Yan. And ngayon guys, itong cream cheese natin na 220 grams at saka itong cream niya, whipping cream niyan na 60 grams lang. Aluin lang ng spatula to. Kahaluin lang natin hanggang sa lumambot siya. Tapos saka natin ilalagay itong whipping cream. Hindi ko na inano sa mixer para malambot naman tong cream cheese eh. Tapos lalagay natin tong cream. Tapos merong sugar yan, 45 grams na sugar. Ngayon guys, ibubuhos na natin tong sugar na to. This sugar ito ay 45 grams lang. Ayan, ito na. Tapos haluin siya. Ngayon yung gelatin natin kanina, ito yun, natuyo na siya. Iaano natin sa may milk to, kaya ganyan ang itsura, nagbutas-butas siya. Iaano natin sa hot water yan, para matunaw ulit, tapos iahalo natin dito. Ayan. Okay, haluin na muna natin to. Tutunawin natin guys yung gelatin. Ayan na guys, nag-melted na yung ano natin, gelatin natin tsaka yung milk. Pwede na natin isalin dun sa isama dun sa ano natin. Sama na natin dito. Lagyan muna natin yan ng ano, ng vanilla. Vanilla extra na 5 grams lang. Lalagyan natin ng vanilla. Lagay natin itong gelatin guys. Ito yung gelatin na tinunaw natin. Sama natin dito. Ngayon lalagay natin to sa piping bag guys. Tapos ilalagay na natin dun sa ginawa natin na kanina na may digestive yun na biskuit. 1 hour later. Ito na guys, lalagyan na natin ng cheese. Lagay natin yung strawberry. Hmm.
lalagyan natin ng mangga. Guys, ngayon lalagay natin ulit sa freezer. Ayan. Ayan guys, yung gelatin natin, 30 grams yung gelatin na yan. Ngayon maglalagay ako ng hot water na 125 grams. Kasama yung asukal na 90 grams na sugar. Ngayon guys, ang lalagay natin na sugar is 150 na kasi dinagdagan ko yung water at saka yung gelatin. Kaya 150 na ilalagay natin na sugar. Kasi baka magkulang kasi. Kaya in advance ko na. Mas maganda na yung sobra. Kinsa, kumbaga sa kulang. Kasi pag sobra okay lang. Pag kulang, gagawa ka ulit. Kaya yan, dinagdagan ko na. Yan. Ito yun guys. Luwin siya hanggang sa matunaw yung sugar, matunaw yung gelatin. Hot water to. Ito na guys, ano yun natin yung cheesecake natin. Ito yan. Ang ganda guys ha. Show. Lalagyan natin ng fruits. Ngayon guys, lalagyan na natin ng gelatin. Ito na yung gelatin.
moment later. Ayan guys, ang cheesecake jelly fruits natin. Ayan, hiniwa ko na. Nasira siya, nakalimutan kong lagyan ng ano, ng sapin sa gilid, yung ring niya. Ito, dapat yan, dito sa ring na to, nilagyan siya ng cellophane sa gilid para kapag ka, ano, nagmamadali kasi ako, yun, nakalimutan. Pero next time guys, huwag kalimutan. Pero ayan naman, napakaganda naman itsura niya. Hanggang dito lang guys sa pagbawa ko ng jelly mango cheesecake. Medyo nagkamali ngayon. Hindi ko talaga siya nalagyan ng plastic yun na makapal. Parang ganito yun eh. Na nilalagay doon para pagka binaklas. Ito yun oh. Tray coating doon sa gilid. Pero guys, hanggang dito lang ang video natin. Ingat palagi at God bless po. Salamat sa panonood ng aking video.